mga former champions. Napakaganda. Grabe. Ibang klase ang mangyayari dito. Kuya Manji, sobrang excited ako dito. Hindi ko na alam yung sasabihin bago itong match actually because this is such a high-valued match. Sobrang taas ng hype ng match na to. This is the debut of the latest season, MPL Season 5. Right now, nakakakita tayo lately ng mga, sa mga leagues ng Digi Pick, Digi Priority, at mukhang pipiliin daw ng side ng Bren Esports. Notive, very notable dito para sa side ng Bren is their utility sa kanilang lineup. Yes. Para remove, they have all the shields in the world, they have the speed, but meanwhile, for the side of Sunsparks, they have the early game damage and the early game control. Sunsparks, meron sila dito ding double marksman, technically speaking, na nakita na natin ginamit ng Zen Esports dati, by the way. Pero hindi ganun ka-successful. This time, of course, Mage ang medyo galawan dito ni KLBJ. More on the position 2 na samantala, ang pinaka-main carry nila is JP. Ang nagustuhan ko dito para sa laban na to is yung dalawang team ay nagpa-prioritize ng mga objectives na nakita nga natin nagkakalituhan kanina sa mapa. Who is gonna take the red buff and who is gonna take the blue buff? Pero mukhang mapupunta kay Carl TZ dahil mukhang tataya ngayon ang Bren sa all-in Claude late game. Meanwhile, you have Sunsparks, you have this insurance na meron kang carry, pero meron ka rin KLBJ. Yeah. So, in terms of carries, dalawa yung dito, 2-on-2 versus 1 ang laban, parang good. So, interestingly, nakikita natin si Few playing this support role. Yep. Samantala mo kung si Coco yung pinaka-core nila. Although we don't know yet kung ano talaga yung plano nila. I think Coco is also a support at this point. Yep. Si Few, I'm not entirely sure kung ano yung gusto ng Protector Bren Esports now that they do have this Uranus. Pero siya yung talagang tanke na taas na kukuha ng damage. Magsusok ng damage laban sa Kimi. Definitely, paring Wolf. Ang dami kasing sustain capability dito for the side of Bren. Plus the pokes din na nagbumula kay Few. You have 3 flame shots na meron ngayon sa side ng Bren na napakadaling setup para sa isang Valir at para sa isang Digi. Yes. So, after the reverse time na meron ng Digi, kapag nakapag-farm na si Carl TZ, easy blazing duet, hindi makapwesto ngayon ng Sunsparks. Bakit? Sa lineup ng Sunsparks, they will go all in. Yeah. They have Rafflesia initiation, grid initiation, meron ka pang show. So bago ka pa maka-all in, may heals ka from Pew, tapos may shield ka kay Digi, tapos napakaunat pa ni Coco. And ang isipin mo nga lang dito is Pew is not actually playing as a support. Yep. Bukang nagaling siya dito sa gitna, Rebo and lastly yung talagang support duo dito ng Bren Esports, which means that we are seeing Core Rafaela. Hindi pa natin nakikita masyado. But this time, sa unang laban ng MPL Season 5, kita-kita agad natin, Few having this Rafaela, what is his impact? Tingnan natin mamaya. Ang daming bago nito, for sure. Gagayahin na naman to ng mga rank gamers natin. That's this Rafaela, Core Hero. Those are the flame shots. Both of the teams trying to prioritize Mr. Lito. Si Lito Wanderer. But as I say this, that is of course the first poke of the game. KLBJ will use his flicker plus the second skill. Pero mukhang bitin! Dahil yun na nga ang first blood. Make that second blood. Double kill for Dr. Rebo. Nakikita natin din yung lakas dito ng Uranus. Siya yung unang ginaw pero siya pa yung nakapag turn around ng laban. Naka-pull yourself together din siya dito. A little bit of cooldown reduction. Yep. On this, on the ultimates, syempre dun sa kanyang battle spell. I think you have to take note din na yung consecration kapag na-combo mo with that kind of emblem, ang bilis ng cooldown. Ang bilis, definitely. Kita-kita mo kung gano'n siya ka-aggressive ngayon. And Uranus is the best counter para sa isang Kimi dito. Exactly. Without any kind of burst, kailangan pa nila si Kairi dito. And that gave Bren Esports the space to get the first turtle of the game. We are now having the item check. Look at the items of the carries right here, Wolf. Si Kairi, automatic, will go for the Azure Blade. But right now, what's happening? They are still trying to get Uranus. Pero mukhang bitin pa rin talaga, Wolf. Hindi nila kakayaan naman. Samantala, si Grit sa gitna. Ayun lang. Killing spree para dito sa ating Valir. Hinabol na si JP. JP with the flicker gets away. Yeah. Para sa Bren Esports, okay na sila sa isang pitas. It's all about control para dito sa side ng Bren Esports. Control meaning hindi lang stun, kung hindi pati slows. Ang dami nilang slows sa lineup nila na hindi kagad makakaresponde ang Sunsparks. And Coco is doing pretty well dahil
pinipressure niya lang yung bottom lane, hindi tuloy makasama si Kiel BJ sa kanyang team kapag kukuha sila ng kills. I think during the qualifiers, Manjin, napansin natin na nakikita natin yung mga teams using this core Uranus as well. Parang off lane siya nilalaro. Yes. And you can really stay in lane dahil pwede mong isustain yung sarili mo at okay lang na i-go ka na kalaban kasi they will take so much time like this. Sobrang ginaw lang si Kiel BJ just right in front of Kiel BJ at dahil nasa harap siya lagi nung Kimi, yung Kimi naman hindi niya napipili, hindi siya nakapili ng target niya. Yung target, kung sino na nasa harapan niya, kaya tanking-tanking talaga. I like sobrang nakontra ng Uranus yung Kimi. I like the layers na nilalagay ng Bren Esports dito. Bakit nga ba Uranus lang? Pero as we say this, napalalim ata si Kuya Cox doon sa bottom lane at napatay siya ng Kimi. Meanwhile, may onting bawi dito ang side ng Sunsparks. View is falling low, pero that is of course a flame shot. Mamalag pa dito si Kiluwash. The outplay, Maribut Normal! Oh, Kiluwash! Boom! Pero again, the passive na meron ang isang ang Rafaela ni Paring View yung naging cherry on top. Pero nice outplay muli para kay Kiluwash. Isa sa mga signature picks ni Kiluwash. Well, at least nung off-season ng MPL, nakita natin na nilaro niya sa ibang tournaments itong show na to. Yep. The great effect now showing up sa first game ng MPL 65. Third of Wolves, Lay Madakimi. Yeah. At mukhang back na lang dito para sa Bren Esports. Hindi na sila lalaban after that. I think sa ganitong sitwasyon, we are now transitioning into the almost late game. Kailangan nang gumalaw ng Bren Esports habang lamang sa item. Si paring Carl Tizzy. Dahil, again, carry is carry. Choke can actually deal with the Rafaela himself. Yes. Kapag naabutan niya sa bandang likod or maikutan niya, umiiwas lang ang Sunspire kasi dito sa flame shot initiation. Once na tumama yung flame shot, easy reverse time. Ayun na, gumalaw na nga. Basic duet pero masyado yata malalim. Hinabol pa rin si Green. Green lapang agadang agula sa flicker. Wow. No, si Lasty pero may time share na gagamitin. In comes the rocket. The flash na nag-abol. Gusto niya si Rimo. Aabutan ba niya the slow start there? Kiluwash onto the backlights. Pero kaya ba niya tumakbo? Siya yata ay mapapasama pa dito. Oh, yung mga nakil, hindi na. Mukhang bitin nga ata, that is the ultimate. Nagmula dito sa isang Kufra. Raflesia will also fall down. Double kill para kay Carl Tizzy. Sustain is the name of the game. Meanwhile, JP coming in for the first kill. Phantom stepping in. Upos sa mga true damage. JP, Mr. John Paul, triple kill. At eto na, nagpapakilala na dito si JP. Kanina pa siya nagpa-farm. Alam natin, Gary, konting abante lang kailangan niya para umungos na nga siya dun sa in terms of economy and damage. Yeah. We will see. Ang ganda nung ginawa ng Bren Esports dito pero hindi nila napansin yung clean up crew courtesy of JP. Like, nakakuha sila na tatlong kills dito but it was enough para din sa ating carry. Target number one. Yeah. Inaabot dito si Few. Nag-transfer kay Carl TZ. Napagandang control. By the way, wala kay JP at yun na nga makakuha ng triple kill. It is a classic police move na ginawa ni paring JP dito with extra 300 gold sa kanyang bulsa. 7 minutes pa lang, ganito na kagad ka-intense ang debut ng Season 5. Mr. Wolf, dito na papasok ang late game. Nagkakaroon na ng items ang both of the teams. Look at the item ngayon ni JP immediately countering the Blazing Duet, going for the Wind of Nature kagad. Sabi niya, wala nang intro-intro, counter agad. Greed having to use the last incentive para makatakotin sa man ng flame shot. Palitan lang sila dito. Barilan lang from long distance. But the turtle na mapupunta ngayon sa Bren Esports. KBJ na Apple Cartesi with a blazing duet. Isang bilis na kill doon. What's interesting, Wolf, alam kasi isa si Carl Tizzy sa player na alam niya yung capability niya. And with the shield na meron yung turtle, kayang-kaya niya habulin kagad yung Kimi. But as I say this, JP going for the Wind of Nature, pero mukabitin, naku, yun na nga, hindi sapat ang Phantom Step. Nasa stun pa siya dito, Kiluwash, napadash na untog ata. That's insanity, talaga tatamaan! Naku, the burst is real, Lasty is falling low, naku po, patay ang Quago, pero naku, nagbabak na ata yung dalawa, pero pabalag pa rin. Kiluwash on the backline, si Rebo yung gusto niya dito, tatamaan pa na stun, pero si Carl Tizzy enough para pugamit din sa Kiluwash. At mukha siya pa yung mapapatay dito. The turnaround from Bren Esports. Tatlo akad lang na patumba. Hinahabol si Raflesia pero hinahayaan na lang nila. Magpupush na lang yata dito sila sa gitna. Wala silang catch. After kasi nilang mag-catch, kayang-kaya pa silang i-dash in, dash out ng side ng Bren. Blazing duet para dito kay Carl Tizzy and it will give Bren the first tower sa mid lane. Wow. Sa sobrang intense ng laban na nakikita natin, grabe. Hindi natin akalain na ang baba pa lang ng kill score dito pero si JP, hinahabol nila dito. Meron ng hatak at yun na nga, flicker away. Wala kay JP, medyo
maganda, kalmado dito ni JP para hindi mag-overreact and he will survive in that case. Tamang chillax lang, sabi ng Bren. Alam mo, kaya naman natin kasing makipag-crossoveran eh. Sa lineup kasi ng Sun Sparks, in basketball terms, kaya nilang habulin ka. Pero sa side ng Bren, sobrang dami nilang mobility. Kumbaga, sobrang dulas nila dito. Ang dami lang options. Pag hindi tumama yung Tyrant's Revenge or yung Dragon's Rage, Way of the Dragon na meron si Kiluwash dito. May speed up ka, may time journey ka, magpapabilis si Uranus. Ang dami eh. Meron ka pang BMI. Actually, dalawa din yung pang-cleanse nila dito. Like Rebo with a consecration. Meron din parang semi-purify yun. Oo. And then you have Coco with a consecration na ultimate. Yeah. So iwas meron na sila talaga dito pang-cleanse nga. I think there's no other way. Parang purify effect. Yeah. Pero in MOBAs, in general MOBAs, it is considered as a cleanse. Yeah, kaya hindi maka-target ngayon si KLBJ. Ikaw yung nagsabi nito, hindi mo mapipili yung target mo kung sa kang Amy. You would rather go to the backline and hope for the best na ma-damage mo lahat. And JP, hindi siya nakakalapit kagad unless makakuha siya ng isang magandang move from the flank. Kaso, ang problema, ayan o, tinatakbuhan lang siya. Look at this! KLBJ! Bitin ang damage mo! Carl Teezy! 1v1, apoy laban sa apoy, pero si Greed ang mapapatumbahan ni Rebo. Dalawa. Down for the count for Sunsparks at kasama pa yung Lord para sa Bren Esports. Easy Lord for Bren Esports plus Winter Truncheon para kay Kuya Coco. 2-1-4. Anong klaseng kamba kaya magagawa ng Sunsparks dito? There's a 3,000 gold lead and look at the sustain right here. Even without the Lito Wanderer, pwede mag-stay in lane ang side ng Bren Esports because of you. Ang medyo kailangan pang bantayan dito ng Bren Esports, comebacks can be real. Sunsparks to. Alam natin marami sila ng comeback na nagawa before and they have the right tools to deal with it. Meron silang dalawang marksman na nagsiskill din at up until the late game, so kaya pa nila defensando. Tingnan natin dito, Blazing Duet. Ako, tatamaan yung dalawa. Si Galtisi ang nasa camera. Wind of Nature, BMI out. Pero pulado siya. Greed, ayan na yung mga Torrent. Yan na yung mga Flames. Habang nag-first kill dito si Barry KLBJ. Naku po, Greed. Medyo makunat siya ng onti dito. Coco, tinatake lahat. Habulan, Portion. Kiluwash mula sa gilid. May dash in. Pulado si Doc Rebo. Doc Rebo will fall down. At ayun pa yung dashes niya na slow. Si Barry Coco ni Racket. Pero huwag nyo na atang habulin. Dahil si Coco ay tatakbo na lang using the Cyclone Eye. Sunsparks will defend their tier 3 tower. What you have to take note about this is yung Sunsparks. Kakasabi lang natin, ang galing nila mag-comeback. You have to take note yung positioning nila. Ang inalay lang nila doon was Reflesia. Tapos, pinwersa nila si Cartesi. Magpapit ng Blazing Duet doon sa may backlights at walang namatay aside from the Kufra. And Green was right there in front, stealing the damage from the flame missiles. Tapos, biglang may Kiluwash na nasa likuran na. And dahil nakontrol niya doon si Pew, agad-agad, biglang nawala agad yung brunt of the sustain and the damage of Bren Esports. Definitely, nag-agree ako sa iyo dyan, paring Wolf. Yung Bren kasi compose yung lineup nila na natural na magtatabi-tabi because of the heals, because of the shields. Pero what if sumabay yung CC ni Raplesha tapos yung ultimate burst ni Greed? Exactly. Napakasakit nun dahil malambot pa rin yung Diggy. Kung iisip mo, malambot pa rin yung Claude, malambot pa rin yung Valir. Si Coco lang ang kaya mag-sustain! Pero hindi niya tangakayanin dito si JP. It's just a Blazing Duet! Sa pelikulang ng Flesha, tinatakilang pinoprotecta si JP. Pero mukhang mapapasama sila. Kinumash naman sila yung backline. JP will be safe. Makatako ba? Hindi na. KO para kay Pew. May damage pa dito si KLBJ. Mukhang wala na. Dash in, shun po in, shun po out para dito kay Kiluwash. Pick-offs after pick-offs para sa Bren Esports at mukhang magbaback ang side ng Sunsparks because they need to defend their T3 tower. Ito yung mortal sin na pwede i-commit ng Sunsparks if they commit time and time again. What? Like what was we that said? Greed? Like what we said, Kuya Wolf! Oh my goodness, nice flicker away mula kay Greed. Hindi tinamaan ng flame shot. Beautiful display of skills mula sa Sunsparks. Alam nila na kaya pa rin nilang pumitas at hindi talaga pwedeng magpadaloy-daloy dito ang Bren Esports. Bawal matamaan yung Bren dito ng mga, ano ba yung nilalatag dito? Kung ano yung mga lata ni paring Greed dito dahil isang burst lang ng Last Insanity yung mga supports nila. Yes. And that is the key for Sunsparks to set up something good. Exactly. And ito kasi medyo pang kontra lang dun sa Claude. You have to take note, pag nag-ultimate yan, Blazing Duet, yes, it's very scary. Pero once naman knock-up, it will be completely canceled. Definitely. At nakikita natin yan, nakukuha natin yan mula dun sa first kill dito. Definitely. Ni Kufra, which is Tyrant's Revenge.
every time that happens, ang gagawin lang dito ng Flesha, abangan kung kailan tatalon si Cartesi at huliin. I think sa ganitong sitwasyon, mahihirapan ang Bren dito in terms of 5-on-5 team fight. Because look at Grid. Talagang tinatangkil lang lahat by using the Firaga armor. Yeah. So dito na magkakatalo in terms of controlling each lane. Saan ba pupunta si Kuoko? Saan ba pupunta si Kiluwash? Kasi kung papapiliin ako ng offlane, Kiluwash can go for the split, but Kiluwash can also kill. Yeah. But si Kuoko, as the Uranus, talagang... Nairo, ang hirap kapulin. Pwede siyang tawaging Kilu-dash. Ayos na yun. Pero tignan natin dito, both of the teams setting up the Lord. Sabi ni Kuoko dito, Kiluwash, hindi ikaw ang pwede mag-split. Kasi ang problema din kay Kiluwash, hindi niya rin mapapatay si Kuoko basta-basta. That's why masusustain talaga ni Kuoko yung bottom lane. At napaka-integral na part ng ni Kiluwash kasi nasa kanya yung mga stuns na kailangan ng last part. Sanity with a flicker in. Last year, almost going down. Will definitely fall down. Reflesh sa likod. Cartesi na uli na. Pero may mortality at makapag-BMI palayo pa. Napakagandang flame shot. Pero nandito na ba Kiluwash? Nasa pangalan niya mismo. Kiluwash. Lang game Israel. Grabe. Ang pulis ng Sun Sparks nandito na si Cartesi sa may bandali ko ng Winter Crash on Gerebiu. Kuoko in trouble. Pero makakuha pa siya ng kill doon sa Kimi. Nandito si Cartesi. Pulado si Baring Jenny. Phantom Step. Oh. Lako, nakuha pa ni Kiluwash dito ang Lord. Sabay dash out. Sabay, sabay back na. Nakuha na namin. Mission accomplished. Kraflesha running for his life. But man, Sun Sparks. Captain Pew. Captain Pew. Habulin niya dito si Kiluwash. Hindi niya kaya mag-TP at kaya pa niya mag-recall. Raflesha, kumontrol na. Mag-clear na lang ng minion wave dito. Iaalaw na niya yung buhay niya pero may isang nakalusot. Kaya ba niya makatakas? Naku mo! Yatak pa rin. And that is gonna be a wipeout. Very scary para sa Sun Sparks. Sobrang scary nun, Wolf, dahil may isang wagon yung Bren Esports. Kung siguro puno yung buhay ng wagon na yun, Team Bren can actually push this tower and easily get this Lord. Ngayon, nag-buy time yung Lord para sa kanila, para mabuhay si KLBJ, para mabuhay si JP at si Grid to defend. And you have to take note, Manjin, meron na agad lamang yung Sun Sparks after that. Sila na yung nasa abante ngayon. This game is so intense. Napunta kay KLBJ yung red buff. This is dangerous. Ito yung nagiging dangerous sa lineup ng Bren. Kahit anong gawin mo, the nature of their heroes, squishy talaga. Pwede mo talaga mapitas. Nakita natin yung damage output without the immortality. One last insanity and one maximum charge from the Kimi in the X-Borg. Easy out yung Quago. Easy out si Lasty. Kailangan mag-back agad. I think that there was immortality pop din nung nangyari na yun. Kaya nakatakbo pa siya ng OTM. JP, nakuha ba niya? He gets it. Nakuha niya yung buff. Oh no, unlimited phantom steps. There you go. So, dalawang buff yung nakuha ng Sun Sparks. Well, may isang red na mapupunta at least for Bren Esports. So, they can work with that. Alam mo kasi, paring Wolf, na isusulat yan. Hindi papayag ang Sun Sparks na easy basket ang laruan nila. Sila na ngayon na nagpipressure. Pero dito side ng Bren Esports, Kuoko, half health na siya dito. Last insanity once again. Para kay Grid, pero basta dito ang top lane. Oh no, is this another Sun Sparks comeback na nakikita natin sa game na to? Kiluwash will dash in sa loob ng base. Bren Esports, sama-sama na. Sama-sama na. Nagde-depensa dito sa gitna. Pero sabi ng Sun Sparks, divide and conquer. Guloy lang natin sila sa gitna. Hindi sila pwede mag-iwiwalay. Team fight ang gusto ng Bren Esports. Samantala, Sun Sparks, they can afford for the split push. Yes. Now, JP, medyo umaabante. Dinibate nila si Kuoko palayo. Pero ang Bren Esports still keeping themselves intact. Hindi mo na sila nag-iwalay dito. Well, the moment na ma-dissect sila ng Sun Sparks, dun sila madadali. Disiplina, disiplina ang laban ng Sun Sparks dito. Grid is just too tanky! Nako, Kuoko! Nalang insanity na pata siya dito na maring Jamie. Pero ayun na, sinasabi natin, Blaze, do it para kay Carl DCB. Am I out? Flame shot nag-miss. Pero sabi ni Kiluwash dito, ako na ang kukontrol sa'yo. Time journeying gagamitin nila. Pero kaya ba nila mag-survive? This time, Grid will tumble away. Wala na siya immortality, very low. Kiluwash does have immortality and they will survive. Sabi ni Kupra, sabi dito ni Raflesha, ganito yun oh. Pero namatay dito si paring Raflesha. Pero okay lang dahil again, sustain game para dito sa side ng Sun Sparks. Gusto na nilang tapusin at nakikita na nila yung kalamangan nila. Lahat sila dito naka-immortality. Immortality. It's gonna be important how you manage immortality, by the way. Kasi sa mga gantong late-late game na situations, isang immortality map-up mo,
1 minute ka, more than a minute ka, biglang parang nawala ng item. Parang nagtapo ng item, oh, 1 minute ka wala nun. Oh. So that's economy na nawawala sa'yo. And I think that teams like Sunsparks and Bren Esports, grabe yung respeto nila sa mga immortality. So you will notice, yung teams na bawas yung immortality, hindi sila lumalaban. Maghihintay at maghihintay sila. Totoo. Totoo ka dyan, pero ganito, ito na yung nakakatakot na carry. Sabi niya, kayang-kaya ko na yung Uranus dito, kahit siya lang mag-isa. Uranus, Last Insanity coming out again from Creed. Punong Piraga Armor yan! Opo, lalaban si Luwash. On the backlights, Rafaela will go down. That's few nang wala ngayon sa Bren Esports. Isang magandang pitas na naman mula sa Sunsparks. And naku po, Sunsparks, even though leading ang Bren dito sa kills, Kiluwash is just playing mind games against Bren Esports. Tinan mo, bumabalik-balik pa. Grabe. Sumaswag-swag pa. Psycho lang to. Look at the minimap. Yun naman pala yung target. Kel BJ and JP targeting the Lord. Samantala si Greed, Last Insanity sa tatlo. Putok na, there is gonna be the Time's Journey. Pius, Lord will be taken down. Nauli pa nga. Sunsparks, pero may basic to win sa likod. Kaso, Winter Transition, ginamit ng Sunsparks. That is gonna be a canceled ultimate. Bitin na yung damage output ng Bren Esports dahil lahat ay binuhos nila kay Carl Tizzy. Rafaela hindi naman talaga makaka-burst kapag umabot ng late game. And look at the combo na meron ng Sunsparks. Last Insanity layered with the maximum charge, layered with the Tyrant's Revenge and the Tyrant's Rage. Malayo pa lang, bursted ka na. And Bren Esports, kahit meron sila mga ranged heroes dito, medyo kailangan nila ng up close and personal. Uranus, kailangan lumapit. Oo! Ironically, yung Claude, kailangan din nasa baitan likuran, medyo malapit din dahil sa Blazing Duet. So, yeah, I get what you're saying. Sunsparks, they're winning this range battle. Naku po, range battle is real. Bula Kiluwash! Na dito, Kiluwash! Kiluwash! Oh! El Clasico! Sunsparks for game number 1. Instant.